Nakita nyo, so many Africa twin. Grabe. Ang ganda tingnan, guys. Diba? So, ayan, mawi-witness natin ngayon yung training nila, basic training, tsaka mag-trail ride sila. So, ngayon, ma-inspire tayo sa mga riders na to kasi hindi biro magdala ng isang Africa twin na 1100. CC ha, tsaka malalaking bike to, guys, and very adventurous. So ayan, sige lang tayo ng konting prayer from Father na. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Ang manaming makapangyarihan sa araw pong ito, kami po ay nagkakatipon bilang isang grupo na mamagmumuto na humihingi sa inyo ng patnubay para kami maging ligtas sa aming mga gawain. At sana po ngayon nyo rin patnubayan ang anumang pamilyang naiwan sa bahay at makabalik kami ng matiwasay sa pagdating ng hapon. Ito pong dahil ay aming hinihingi sa aming anak. Kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, no? On behalf of Honda Philippines at saka yung mga kagrupo sa Honda Philippines, maraming salamat sa pagkakataon na to na tayo nagkasama-samang muli. At palagay ko ito yung sumula ng mga marami pang rides, no, na pagsasama-samahan natin. Brand name niya o yung model name niya itself is enough na para i-prove kung kano katibay siya o durable. Ngayon, yung Africa Twin natin, kung mapapansin nyo, yung suspension niya maraming adjustment. So meaning, kaya maraming adjustment, pwedeng mag-suit kahit anong rider. Kahit anong, ibig sabihin ko, style or anong gusto mo. For example, sa road. So pag sa road tayo, kapalitan ng gulong, medyo steeper yung suspension para mas mabilis yung cornering. Tapos naman, pag sa hard terrain, katulad nito, depende sa bilis ng takbo. So pag mapagal yung takbo, mas maganda yung shock. Pag mabilis, kailangan hard. Kasi para kung hard yung suspension, mas ma-accommodate niya, hindi magsasag. Kasi pag nag-bottom yung suspension, sumagat, ang tendency nun, yung lahat ng power na binigay nung engine, tapos suddenly, makukuha nung suspension, tapos mag-i-stop. So meaning, hindi ma-absorb nung suspension yung energy. Sa bike pupunta, so tatalsik, parang tumalbo, parang gano'n. So, yung Africa Twin din natin, may dalawang version. Yeah, merong, sorry. Yung sa, ano ba sir, yung sa shocks ba, pwede bang i-adjust ng like karniwang rider na? Pwede siya actually, no? Nakalagay dun sa manual. May mga number of clicks yan. Pakaliwa, pakanan. Nakalagay naman, H, hard, S, soft. So, ang technique dyan, bilangin mo, limbawa, hard ka nagsimula, pakanan. Nakalagay ba pakanan? Hindi ko masyado kabisado. Pakaliwa ang soft. Okay, pakanan, hard. Sagad mo ng hard. Sagad mo kunyari. Tapos, bilangin mo naman, pabalik sa soft. So, pag limbawa, 16 clicks. Maririnig ko, tick, 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 16. So, ang kalahati nun, 8, di ba? So, dun mo si set up kung ilan. So, depende sa rider na weight. Okay? Yung sa ibabaw, yun yung compression. Yung sa ilalim, dump. Siyempre, di ba yung spring, pag piniga mo, iigas, di ba? Ngayon, yung pag-control ng igas, yung rebound, yung suspension dun sa, may adjustment din sa ilalim. Hard tsaka soft. Ngayon, tatlo yung adjustment yan. May preload din yan. So, bukod dun sa tigas, bukod sa igas, meron naman yan yung preload. Ibig sabihin yan, walang load, di ba? Ngayon, pag maglaload yung rider dyan, bababa, yan. Tag malambot yung setup. So, technically, sabi ng iba, sa dirt, 1 to 1.5 inch dapat yung ibababa. So, may adjustment yan dito, preload, high, tsaka low. Tapos, dito, may preload, yung itong malaki, tunil yung pula. Okay, sa Lazada nakita ko may nabibiling adjustment niyan. Mas madali, 'di ba? Lazada Motors. Lazada Motors. So, 'yun, para sa aming rider na maliliit, kailangan namin bumaba siya, no. So, hindi na kami masyadong nag-care sa preload kasi mag-aang din naman kami. Unlike yung sa mabibigat saka malalaki. So, kung yung preload niya lumubog na siya ng mga 2 inch. Kung halimbawa ang travel ng port natin ay 8 inches lang. So, 6 inches na lang yung maglalaro sa iyo. So, kung gagamitin mo siya, konti yung suspension travel mo.
Anyway, siguro hindi naman natin gagamitin yung gano'ng kalaking travel. So kung tumatakbo siguro tayo 60-80, tapos biglang nalubak yun, siguro gagana. Tapos itong bike natin, ABS din siya. So ako, na-try ko na. Umuntikan akong maaksidente dyan sa San Pablo, no? Sa may Chaong. Biglang nag-U-turn yung jeep galing sa gilid. Hindi ko napansin, kala ko patay. Trineno ko talaga siya, sagad. Siguro mga takbo, lagpas siguro 118 takbo ko. Tapos full na sagad. Para siyang bakang umupo, yung kabayo na pababa na. Imagine mo ba, pag ang kabayo, pag bababa siya, umupo, ibig sabihin, sobrang tarik na nun. Hindi niyo na pwedeng puntahan. So yung bike din, umupo siya. Tapos hindi siya nag-slide. Ibig sabihin ko, hindi siya nag-pipishtail. Tapos nung Abrikating din natin, may mga settings. Urban, touring. Gravel, touring. So ako, kadalasan na ginagamit ko, touring. Pero pag dito, pwede rin naman siguro siyang gravel kasi parehas din siya. Nag-i-spin din yung gulong sa samad, no? So siguro mamaya, bibigyan tayo ng tip ni Sir Mark. Kasi normally, pag sa putek, hindi kailangan ng power. Ang kailangan, constant speed. Tapos kung mag-a-adjust ka, gusto mong bumilis kasi gumaganda yung terrain, dahan-dahan mong bibigyan. Ngayon, makikita mo rin, papangit yung terrain, mag-i-slow down ka na rin. Hindi mo rin pwede ibigla yung preno kasi i-slide ka na. Saka dito, automatic, huwag na kayong mag-alala kung yung likod nyo nagsiswing left and right. As long as na may direction or heading yung front. Pag yung front yung dumilas, wala na yun. Wala nang bawi. Kahit sa kalsada, okay? Ang technique doon, pag nakita nyo nag-slide, prepare yourself na, okay? Tapos, think paano yung pinaka-worst na position or yung gagawin ng motor, iiwanan nyo na siya. Tapos huwag niyo talaga siyang hawakan. Hayaan niyo siyang mag-drop. Kasi pag hinawakan mo 'yan sa bigat niyan, mababali yung kamay niyo or maiipit yung paa niyo. Mm-hmm. Hindi na talaga kayo mananalo diyan pag konting lean lang 'yan. 300 kilos yan, eh, almost. So, hayaan niyo na ng konti. Tapos iwasan niyo rin na hindi ko alam kung paano ano, pag magka-curve kayo, yung maglalaki yung ano niyo, tapos low speed. Hindi naman lock sa bed na bend. Pag kasi pag namatay yan, nakaligo na ganyan. Ang tendency niya, mataas yung fork. Tapos kulang yung baba mo, yung paa mo. So, ang gagawin mo, pag maliit kaming height, di ba? Ilalapag mo. Hindi mo naman siya ma-move forward kasi bitin niya, eh, short eh. So, mangyayari yan para magta-triangle yan, malayo. So, magkakaroon lalo ng momentum yung motor na babagsak na gano'n, di ba? So, kasi nakaligo. So, mas maganda. Pag mapapahinto tayo mga maliliit, diretso yun. Okay. So, tapos pag yung iba kasi pag minumove yan, inaabante, mahirap yan pag nakasakay ka sa motor na yan. Imamove mo tas maliit yung paa mo. It's better na ibababa mo siya, bababa ka pala, i-stand mo yung motor, tapos pag pinush mo siya, gamitin niya yung hips. Tapos nakapush siya kanya, tapos nakaling sa iyo yung motor. So, never na tatayo ka kasi dun nga mag-create lalo na yung patras. Tsaka pagkatulad naming maliliit, huwag na kayong pumarada sa graba, sa mga batuhan, sa mga nakastick. Huwag nyo nang itry. Kasi pag trinayin nyo, katulad yung mag-withdraw kayo sa ATM, paakit kayo doon, sigurado yun, pag namali ka doon, yung pagsampa, tutumba na yung motor. Kasi yung motor talaga mabigat, tapos mahaba, mataas yung center of gravity niya. Lagi nyo yung tandaan, sa ganitong motor, normal talaga yung natutumba. Walang hindi natutumba. Kahit nga sa parking, natutumba yan eh. Oo. Tapos, sa parking natin, lupa yan eh, no? Checkin nyo na. Kasi maraming motor na pag iniwanan sa lupa, umulan or ano, tumutumba yung motor. Kasi hindi enough yung area nung stand. Okay? So, parada nyo sa maganda-gandang lugar. Yun po, Sir Mark. Okay. Masa man tayo, sanay tumayo eh, no? Sa bike. Pero pa kaya tayo tumatayo para una, pag may obstacle, hindi ka itapon nung bike pag sa harap. Kasi pag may obstacle, mamaya siguro kung makahanap tayo yung mga lugs, lagay natin dito at pwede natin talunin. Kung may time siya, makahanap din. Pag-serial mo na, bug! Paano i-load yung suspension, paano i-blip yung throttle mo para maka-abante ka sa obstacle. Pero kung may time today, pero sa tingin ko mas mahalaga muna yung slow maneuver. So yung standing position,
ideally, pwede kang mula sa baba paakyat. Dapat kaya mo mag-shift. So, isa kasi naka-primera ka, di ba? So, kailangan yung ano mo, yung shifter mo, i-position mo so that hindi masyado mataas, hindi masyado mababa. Kaya mo i-shift habang nakatayo ka. So, practice tayo mamaya. Nang miski na dito lang sa asfalto. Na naka first gear, tapos second gear, third gear. Pag nakatayo tayo, pwedeng up to 80-100 kilometers per hour. Pwede naman nakatayo. Tapos yung... dapat neutral yung katawan mo pag nandun ka sa flat area. Tapos my logic, pag paakyat tayo ng hill, saan yung posisyon ng katawan? Forward. Pag pababa, sa likod. Mukha-ulti. Ang purpose mo kasi, dapat yung gulong mo nakadikit palagi sa lupa. Kasi kung hindi nakadikit yung gulong mo sa lupa, wala kang traction. Mamaya pupuntahan ko yung traction control. Kung ano yung kinagamit mo setting. Tapos share-share na lang kasi wala naman tama, walang mali. Tapos yung position, maganda, nasa taas ka ng bar. Ito. Tapos nakahanda yung recommended, palaging meron kang daliri sa clutch, palagi ka meron daliri sa brake. Kung kaya nyo isang daliri, mas maganda. Kung dalawa, okay lang. Pero kailangan, hawak mo palagi yung handlebars. Ngayon, depende yan sa inyo kung ano yung gusto nyo yung setting. Yung Africa Twin Adventure Sport, may kasama na ito eh, yung riser. So, sakto lang sa akin. Yung sa iba, masyado mataas. So, nasa inyo. Pwede nyo adjust to. Mamaya, may mga tools naman tayo. Pwede nyo adjust. So, kita nyo, kaya kumuha rin ako nitong pad para pwede ko ipitin yung tangke. So, yung position, nakatayo, local, wag ganyan. Yung iba nakaganyan. Ang problema lang dyan, subukan ko yan, pag malubak talaga, hindi siya na nag-i-slide yung paa mo eh. Nasa inyo rin yun, pwede nyo alisin to, yung goma. Para magagat, mangipin. Para mangipin. Okay. Tapos sa neutral, tapos na parang ano, para malamigan yung kilikili nyo. Yay! Hindi pa uwisan. So yan yung proper position. Ang kailangan yung tandaan, yung sabi sa akin ng instructor ko, nagkakalpas ako sa Dave Corp, pero isang beses pa lang, tukang bumalik eh. Pag ikaw tumingin, kung ano yung tinitingnan mo, kung tumingin ka sa lupa, doon ka babagsak. So sabi niya, look where you want to go, not where you want to fall. Look where you want to go, not where you want to fall. So ang tip doon, lalo na pag minsan kasi yung balls mo nandito, pag gano'n na, di ba? Mag-medyo ko agad na nandito na. Lalo na pag gravel, liligo, di ba? So ang suggestion, chin up palagi. Tumingin ka sa harap. Tapos ganito yung peripheral vision mo. Kasi pag nag-focus ka doon kung saan mo iikot yung front wheel, halos sigurado mag-wash out yung harap. Kasi pag ito ka nakatingin, ayaw ko doon. Pag tumingin ka doon, yung katawa mo gumaganon. Mawala yung balance. Oo, kaya sabi ni Sir Eric, as much as possible, diretso yung front wheel. Ngayon, kung mag-ano rin tayo, mag-practice tayo magtimpla ng clutch. So, pag naka-rev yung makina mo, hindi mo mataas na rev, niikot yung flywheel, may kaunti kang balance, miski na mabagal. Tapos, ipitimpla-timpla mo yung clutch mo. So, yung traction control na gamit ko, pag ganito yung lupa, madulas, binababa ko hanggang 1. Minsan, pero sa 1 hanggang 1 lang, tapos sa 3. Okay na yun, 3. Pag sa isyet, pag masyado mataas, minsan nawawala ng power. Pag kailangan mong power, lalo na pagpaakyat ng kaunti, nawawala ng power kasi hindi ayaw niyang gumulas eh. Ayaw niya ibigay. Sa buhangin, makit din yung mataas yung traction control. So ayun, so tapos kung pababa ng kaunti, dito, pagpaakyat ng kaunti, dito. Ngayon, sa slow maneuvers mamaya, pag tayo liliko, so, meron silang tinatawag na peg weighting. Pag binigyan mo ng weight itong kaliwa, yung bike mo pupunta sa kaliwa.
Actually, yung weight ng katawan niyan eh. So pag yung weight mo nandito, dilipo yung bike. So pag slow maneuvers, pwede kayong mag-counter steering, pero mas applicable yung counter steering kung mas mabilis tayo. So pag peg weighting, weight mo yung kaliwa, tapos pwede ka nga mag-pull lock eh. Ngayon kung gusto mong, ideally, yung pag slow maneuvers, yung bike upright, hindi naka-lean. So, lalo na pag lumiliko ka na may kaunting speed. Pag minate mo tong peg na to, tapos naka ganun, tapos naka-lean yung bike, pwedeng dumulas yung bike. So, as much as possible, lagay mo yung katawan mo doon sa kabilang side. Magka-counterbalance ka. So, i-wait mo muna sa simula para mag-initiate yung kaunting lean. Tapos i-drive mo yung tuhod mo doon sa tangke. Para naka yung bike, yung nandun ka sa weight ng bike, pwede mo i-lean ng kaunti. Ganyan. Ligo, dito. Ganyan. Tapos tingin sa harap kung saan ka pupunta. Pupunta ka doon, tingin ka doon. Pero siyempre, tingnan mo muna kung ano yung... Dito sa... Diyan sa area na yan, may mga ukit yung ano, yung tindaan. So pag sumampang ganon, dumulas, minsan babawiin mo. Huwag mong bawiin. Umandag ka lang mas makapag sa bilis ng kaunti. Bawiin mo lang sa counting speed. Kasi once na nag-brake ka, lalo na yung... Kasi minsan sa road riding, ang unang front brake eh. Pag gumalaw na yung front mo, nag-front brake ka, pwede ka mag-wash out. Ngayon nga, isasabi nga ni Sir Eric, pag kayo ibabagsak na, at pwede ka mag-dab. Kunwari, may ma-balance ka, baba, sipa, akyat. Dito, baba, sipa, akyat. Itab mo. Para mapawin mo yung balance. Kaya kung babagsak na talaga, ayun, mga 20-30 degrees, hindi mo na kaya. Bitaw mo na yung bike. Tapos, yung paa mo, ilayo mo dun sa bike para hindi ka mahigit. Yung bike natin, dahil fuel injected, pag pumagsak yung bike, walang fuel na... Sige, tatulong na lang para dahan-dahan. Huwag dahan-dahan bigla, ha? Dahan-dahan lang talaga. Sa kaliwa ang bagsak, sa kanan yung bagsak yan. Ano weight nito, sir? Okay lang. The Honda Fit. Or ano yung weight niya, Sir Mark? 300. At paano yung fuel tank? 243 bubuhatin. Kilograms. Ay, hindi ako. Kilograms yun, kilograms. Kilograms. Ano na practice nito? 560 pounds. Oh, practice ako pero hindi ko po talaga kaya eh. Sir, ang klase ng pagtayo eh. Pag mag-isa ka lang, sir, paano na? Antay ka ng help. Ang the best, lalo na pag bumagsak yung bike, lalo na sa... Lalo na pag ano, pagka-calculator, pag binuhat nyo, tapos dapat naka-first gear. Pag hindi naka-first gear, binuhat mo gano'n, gugulog yung san. So, i-shift mo na sa first gear. Either, tapos pag naka-ano kayo, naka-tago luggage, alisin nyo yung luggage. Ano yung kaya. Kasi siyempre dagdag yan eh. Kaya hindi na ako nag-hard luggage kasi nga pagbumagsak sigurado. Pero na kailang baksak na kayo? Ay, kita niya naman ito eh. No? Ayan yung mga sponsors. Pakas ng lumipa. Professional ano na eh. Tagaangat ng ano eh. So, pwede niyong talian to? Or yung gloves? Para ano? Kaya may dala ko nito palagi. Madalas na. Tapos pwede mo hawakan from here.
Tapos pwede pag dalawa kayo, pwedeng yung isa nandito sa handlebar. So subukan na muna natin yung dalawang tao. Pagbubuhat kayo, diretso yung likod. So, kailangan diretso yung likod. Huwag ganyan. Mababali ang balakang. Dalawa. Two riders. Sa? Carrying the bike. Kasi ito po sa kabila. Pabalik naman. Nung biglang ganyan, tapos... Nasobrahan ang buhat. Pagkakasin niyo minsan. Kung nagsa kayo, ito na mabisa lang. So, ayaw ko, tama yung ginagawa ko. Sa mga kasama sa Honda. Ginagawa ko, old school. Sorry. Hanap ka ng puno, higan ng mga. Pag sa trail, kami ilalak kung nasaan, nakalak. Tapos, Teacher. Pero yung kanya pwede rin siguro kung malakas. Malaking tao eh. Basta lang mapabalansin mo ito. Minsan kasi lang ganun eh. Tumabingi na. Masakulay natin. Subuhan ko lang. Paalala na. Isa papatras pa gano'n. So, hindi siya diretso paakyat. Patatulak. Pero hindi nyo paharap na gano'n. Pero mas mahirap, mas mabigat. Mahirap yun eh. Sige. Pero encourage ko lang kayo, lalo na kung magsa-solo ride. Tama. Tapos meron kayong luggage. Bagsak nyo yung bike nyo, at subukan nyo lang buhatin. Kaya lalo na kung nasa lugar kayo, wala namang kasama. Mas maganda yung gano'n. Tapos recommend ko lang kung may mura lang naman to, yung ganitong klaseng ano? Lever. Kasi pag bumagsak kayo na nag-ano siya? Nagpo-fold. Mura lang to. Sa galing ito. Sa Lazada. Okay lang din yan mga. Pero yung nunguna kong bagsak kasi yung stock na guard. Ano yung pasag yun. Tapos buti na lang, hindi nalayupi yung ano ko, pero hindi ba? Kaya bumalik agad ako nito. Kasi dun sa laki niya ako, ang auto mo na laki yan. Ano, lipat na tayo. So, follow the leader na lang. Sino? Ikaw na mauna. Si tatayo tayo. Papasok lang po tayo sa loob. Okay, punta muna kayo doon. Tuturo lang ni Rod kung nasaan yung train. Kung saan yung... Pero baka hindi natin gawin today. Tapos subukan nyo, practice lang kayo mag-weight shift. Light doon sa ano, light sa handlebars. Alam mo tama to. Shift nyo yung weight nyo sa left peg, mag-steer yung bike. Shift nyo sa right, mag-steer yung bike. So subukan mo lang mag-shift. Hindi yung ano, steering ha, weight shift. Shifting. Tapos after that U-turn. U-turn tapos i-ano yun dito. Yan, tayo. Chin up, atin sa harap. Tapos yun dito. Tapos weight shift ulit. After that, ikot kayo doon. Doon kayo bababa kung nasaan yung kotse. Baba kayo doon. Tapos dadalik
kayo ni Ron doon sa may itong puno na to. Ayan, tapos yun yung access. Yung puno isa, puno ang kaliwa, yung nasa tabi, yun nandun sa ano. Saan yung aso, yun o. Sobrang lapot kasi doon tayo. Mayroon may portion dyan na parang yun, medyo naka-elevate siya. Well, pwede nyo i-try na So doon medyo tuyo. So take advantage natin yung ano yung weather. Having a trail training, upgrading ng skills nila with her Honda Africa Twin. Yan ba? Yan guys, may ginawang track si Sir Mark. So they're upgrading their skills ngayon with the Honda Africa Twin. Kasi you have to consider the weight, how to handle the bike sa area ng mga trail like this, mga uneven off-road. So tingnan natin, panoorin natin how they'll do it. Mukhang challenging. Established na yung confidence. Ano, napagagaan niya. Napapagaan niya. So, ano feeling niya, sir? Successful. Ano na to? Upgrading yes. Up skills na, no? Pwede na kayong mamundok. Pwede na. Wow, mahihiyain ah.